Nang shinoot ko ang video na to, ibang-iba pa ang mundo. Dapat, pang-travel photography ang lens na ito, pero ngayon, very limited ang pag-travel. So, as a reminder to everyone, lagi maghugas ng kamay, lagi magsuot ng mask, huwag pumunta sa maraming tao, at huwag munang mag-indoor dining. So be safe, stay safe, at tandaan nyo, malalampasan natin ang pandemic na ito. At darating ang panahon na makaka-travel tayo uling lahat, makakalabas tayo uling lahat, at makakahilot-hilot tayo ng maraming tao. Peace. Kayo ba ay may Fujifilm? At gusto nyo bang i-elevate yung inyong photography game to the next level? And I suggest you get one of these. Ito ay ang 16-80 f4 zoom lens. So, as you can see, meron siyang, nagsisimula siya sa 16mm focal length at nagtatapos siya sa 80mm focal length. So, ibig sabihin nun is, on a full frame camera, this has a range from 24mm to 120mm. So, perfecto for travel. Kasi, you can get wide shots for your landscapes and you can get telephoto shots at the 80mm setting. So, ang kagandahan sa lens na ito is fixed yung maximum aperture niya. So, nag-max out siya sa f4. So, kahit na i-zoom ninyo, hindi nagbabago yung aperture opening. So, hindi kagaya ng ibang zoom lenses na pag nag-zoom in kayo, eh lumiliit yung aperture opening. Ibig sabihin, you need more light para yung photography nyo eh maganda pa rin. Or, pwede nyong taasan yung ISO para you get the same shot for the smaller aperture. Now, ito ang ginagamit ko ngayon, ang Fujifilm X-T3, at ito ang pinaka-paborito kong lens, yung 23mm prime lens. Now, limited ang pagkuha ko ng photography nito kasi obviously, hindi ako makaka-zoom in kung malayo yung kukunan ko ng litrato. And kung naman gusto ko wide, fixed to sa 23mm, so either umurong ako or mas narrow yung makuha kong picture. So, anong itsura ng X-T3 pag nakakabit itong 16-80 f4? So, tingnan natin. So, ito. Considerably, mas malaki yung zoom lens kaysa dito sa prime lens. Okay? At siyempre, mas malaki yung lens, mas mabigat siya. Pero yun nga, ang advantage nito is isang lens lang ang kailangan nyo kung mag-travel kayo. Kasi, wide ba ang gusto nyo? So, nailagay nyo sa 16. Telephoto ba ang gusto nyong kunan? So, ilagay nyo sa 80. Itong lens na ito is optically stabilized. Pero kung mapapansin niyo, walang setting to turn the stabilization on or off. Kasi automatic na siyang nagde-determine kung kailangan ng stabilization or hindi. So ganun na kagaling itong lens na ito. So pag nilagay niyo siya sa tripod, automatic niyang ma-detect na nasa tripod siya. So hindi na niya kailangan ng stabilization. Kung alisin nyo siya sa tripod at
gumalaw yung kamay nyo, automatic nyo rin madetect na, oops, kailangan i-switch on yung stabilizer. Maganda pa sa lens na ito is, it is weather resistant. So, kung umaambon ng bon or may splash ng water, okay lang. Safe ang camera nyo. Kung let's say, nasa beach kayo, mabuhangin, okay lang din. Kasi, weather sealed ito at hindi papasok yung buhangin sa loob. Although, huwag nyong masyadong i-zoom in and zoom out yung lens nyo pag nasa beach kayo kasi may tendency pa rin. Remember, walang fully weather-resistant lens in the same manner na walang fully water-resistant na relo. May chance na pasukin ng buhangin or tubig ang kahit ano. There is no such thing as a perfect system. So, 16 to 80, weather sealed siya, konting buhangin, konting talsik ng tubig, okay lang. Pero, tanda ninyo, dapat naka-pair din siya sa isang body na weather sealed. So, like itong X-T3, weather sealed yung body mismo, so okay siya. Pero kunwari, i-pair nyo ito sa X-T30 or sa X-T20, yung mga bodies na yon ay hindi weather sealed. So, mas ingatan nyo pa yung pagkuha ng picture or ng videos. All in all, maganda ang quality ng photos na nakukuha nitong mga ito. And ito na ang aking paboritong lens, especially when my wife and I travel. So, isang lens lang ang kailangan kong dalhin. Hindi ko kailangan ng maraming prime lenses kung mag-travel ako. And ang isang pinaka-importanting aspeto ng zoom lens na ito is hindi ko kailangang magpalit-palit na, uy, gusto ko pala telephoto yung kukunan ko pero naka-wide ako. Uy, magpapalit ako ng lens. Ito, hindi na. Kasi, just zoom in or zoom out, isang lens lang ang kailangan. Okay, so, would I recommend you getting this? If you want to upgrade your photography to the next level, then yes. Sulit na sulit ang lens na ito. If you want to upgrade your videography, although note, I am the shy photographer, not the shy videographer, so medyo limited ang aking pagkuha ng videos. Pero, kung videographer kayo, maganda rin option itong lens na ito. Okay? So, quiet yung focusing, mabilis ang focusing, at hindi maririnig yung pag-focus niya sa videos niyo. If you're on the lookout for a new lens and you have a Fujifilm system, then I suggest kuha kayo nitong 16-80 lens. It's a beautiful lens, it's a versatile lens, at marami kayong magagawa sa lens na ito. Alright, till the next one. Peace.